hindi lahat ng kaso bailable. Mm. As a general rule, may mga kaso na non-bailable. For example, yung mga penalty is life imprisonment or reclusion perpetua, hindi bailable na kaso yan. May pahabol na tanong kayo, Mark, lahat ba daw ng kaso ay pwedeng piyansahan? If the evidence of guilt is strong, therefore, kahit na ang kaso mo is reclusion perpetua ang penalty or lifetime imprisonment, if the evidence of guilt is weak, you can still file. You can still apply for bail. Right, thank you kayo, Mark. Si Rizzo Martinez, paano po kung na-convict sa kasong libel pero nakapagpiyansa, pwede rin po bang makulong ang convicted? Kung na-convict ng kaso ng libel, maybe kung hindi pa final yung conviction, pwede pa mag-appeal. Kung pwede siya mag-appeal, so hindi pa rin siya makulong. Anyway, yung crime ng libel sa Pilipinas, may ang penalty is or. Ang nakalagay sa penalty, if you check MJ, libel law in the Philippines is criminal in nature in the Philippines. But ang penalty, kulong or bayad. Nakalagay or. Hindi siya kulong and bayad. Kundi kulong ka or magbayad ka. So, very clear ang DC ang batas ng libel sa Pilipinas. At si Nestor Badillo, makaka-apekto po ba kayo, Mark, sa isang tao na napatawan ng lifetime na sentensya kapag nasa kulungan, ngunit mabuti naman ito o naging mabuti, meron siyang good conduct habang nakabilanggo? Depende sa decision ng court. May nakalagay kasi doon na makukulong ka ng habang buhay that you are not qualified for any parole. But kahit na ganun, kung kahit na lifetime imprisonment ka, kung nagbago ka naman, may na-rehab ka, pwede mabawasan yung penalty mo, so makalabas ka pa rin. But of course, subject pa rin yan sa discretion and subject sa requirement ng ating batas kasi depende din yan sa conviction ng kaso mo. Kung ang kaso mo, mga heinous crime, posibleng hindi ka na makakalabas kasi yung mga good conduct kasi applicable lang yan sa specific crimes, hindi lahat ng mga crimes you can avail the specific yung tinatawag na good conduct. But as a general rule, kasi sabi ng batas, crimes are construed liberally in favor of the accused, posibleng maka-avail ka, but still depende pa rin yan sa pag-uugali mo doon sa loob ng kulungan. Yung pinag-usapan natin ngayon, MJ, is actually part 3 ito sa tinatawag, paano makalusot sa isang krimen ayon sa batas. Palusot pala to? Yes, palusot to. Bakit? Kung demanda ka ng libel, tapos na-post ang sa newspaper 5 years ago, 3 years ago, pwede ka mag-file ng motion to dismiss on the ground of expiration or prescription of the crimes of libel. Yun yan. For example, na-convict ka, dapat ka makulong ng 6 years. Tapos, after 1 year, naka-escape ka. After you escape, nagtago ka for 7 years, nahuli ka on the 8th year. Pwede ka pa rin ba ikulong? Hindi. On the ground that yung penalty has already been prescribed. Oh, yun yan. So, ibig sabihin, palusot pa rin, but ayon sa batas. Yun yan. So, yun ang moral lesson natin ngayon.